hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Habang nasa bus ako, may nagbukas ng zipper ko at Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Makoy. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Isishare ko lang sana yung isang pangyayari sa buhay ko nitong huli. Kamakailan lang, sumabak ako sa napakatinding traffic. Iba to sa ordinaryong araw. Hindi ko alam, basta ang dami kong kaagaw sa sasakayan ng bus nung araw na yun. Hindi ko alam kung may strike na naman yung mga jeep. Basta, iba ang vibes. Ibang-iba ang vibes ng mga tao sa bandang sakayan. Ang dami kong kasabay sa antayan ng bus. Pero okay lang. Kasi, sanay naman ako sa gitgitan. Kaya eto na. Noong may dumaan na air-conditioned bus para sa destinasyon ko, nakipag-unahan ako agad. Ayun, nakapasok ako sa loob ng bus. Pero sa laki ng kumpol ng tao na nakasunod sa akin, inapausog ako doon sa bandang likuran ng bus. Standing ako. Kasi, puno na lahat ng upuan. Wala ring bumababa eh. Kaya sige na lang. Kahit nakatayo, basta makauwi lang. Tiis-tiis na lang. Tapos ayun, umandar na yung bus. Nakatayo lang ako sa likurang banda. Hawak ko yung bag ko sa harap. Nakakapit ako doon sa maliit na hawakan. Okay lang. Komportable naman ako. Tapos, tiningnan ko sandali yung mga kasabay kong nakatayo. May mga naka-uniforme, may nakasando, may nakapambahay lang. Meron pang ang nakasuot ng makapal na jacket tapos nakashades. Parang sindikato. Pero mukha namang mabait. Pero may isa kong kasabay na talagang kumuha ng atensyon ko. Isang babaeng nakaspageti ang suot. Nasa tagiliran ko. Mukhang mas bata sa akin. Hindi naman mukhang menor de edad pero mukhang medyo mature. At hindi pangkaraniwan ang ganda niya. Parang atleta ang datingan. Mabango. Sexy. At mukhang malaki ang future. Itago natin siya sa pangalang Krista. Unang sulyap ko kay Krista. Hindi ko na maialis yung mga mata ko sa kanya, DJ Rocky.
walang hiya. Para akong ninakawan ng mata. Ninakaw yata ni Krista. Para lang tumitig sa kanya. Ewan, pero alam mo yon. Nakita ko siya tapos parang gusto ko na agad siya. Mael nga naman, no? Mael, as in malupet. Tapos alam mo, nung habang tinitingnan ko siya, napapalingon din siya sa akin. Oo, nagkatitigan kaming dalawa, mga 3 seconds ata. Akala ko nga, buong biyahe, magtitigit-tigan lang kami. Pero yun, after 3 seconds, umilag siya ng titig sa akin. Tumingin siya sa bintana. Pero nakatitig pa rin ako sa kanya, DJ Rocky. Maya-maya, lumingon na naman siya sa akin. Tapos nakita ng dalawang mata ko. Napasimple siyang gumiti. Pero, lumingon na naman siya pabalik sa bintana. Panakaw! Nanginitaan ako! Pucha, kinilig ako sa ngiti niya sa akin. Parang crush ko na siya. Wala. Titig na titig lang ako sa kanya, DJ Rocky. Maya-maya pa, may mga bumabang pasahero na. May bakanteng upuan sa tabi ko kung saan ako nakatayo. Kaya inalok ko si Krista, sabi ko, "Miss, dito ka na umupo." Nag-thank you naman siya. Umupo siya sa upuang yun. At ako naman, tumabingi ako ng tayo. Humarap ako sa may bintana para makaharap siya. So ayun na, nakaupo na si Krista. Nakatingin lang ako sa bintana habang yumuyo ko minsan para tingnan siya. Pero busy na siya sa cellphone niya. Maya-maya pa, kinuha ko ang cellphone ko at nag-compose ako ng message habang nakatayo. Nag-draft ako. "Hi miss, can I have your number?" Tapos maya-maya, ibinanda ko yung cellphone ko sa may braso ni Krista para makita yung message ko at para makapag-type siya sa phone ko ng number niya. Laking gulat ko, DJ Rocky, nung mistulang i-flash niya sa akin yung FB profile niya, mga 2 seconds! Hindi cellphone number ang ibinigay, kundi FB profile account. Ang lupet ni Krista! Kaya hinanap ko agad ang profile niya sa FB ko at nung mahanap ko, inad ko agad siya. Pagkatapos, nag-confirm agad si Krista. Wala pang 2 minutes, ang bilis. Tas eto na, may bumaba ulit na pasahero yung katabi ni Krista. Sakto, sumenyas siya sa akin na umupo ako sa tabi niya. Ayos, nakaupo na ako. Sabi ko, "Thank you miss." Ngumiti lang siya at hindi umimik. Tapos nakita ko agad sa messenger na may PM siya sa akin. Binuksan ko, nabigla ako sa PM niya sa akin. At ang sabi niya ay, "Hi, gusto mo bang kamayan kita?" Nag-reply ako, "Kamayan? Handshake?" Sumagot naman siya ng, "Hindi handshake, kundi hand toot." Hindi ako nakasagot sa gulat, DJ Rocky. Oh. Pero dahil sa gulat ko sa message niya, napindot ko yung like button. Patay! Paano to? Umaandar na ang pagkahukage ko noong mga oras na yun. Pinagpawisan ako ng malamig at bumilis ang tibok ng puso ko. Yung parang iilaw ng pula ang mga mata ko. Nasa tabi ko si Krista pero nakangiti lang siya at pigil ang tawa. At ako naman, hindi na rin ako nakatanggi. Inantay ni Krista na wala nang nakatayo sa bandang likuran ng bus. Pagkatapos, ay pasimpleng inusog ni Krista ang bag ko para takpan ang hita ko.
dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng pantalon ko at dinakma ang ano ko. Lumingon siya sa ibang upuan at mukhang wala ng ibang tao malapit sa amin. Yumuko siya sa hita ko at itinakip niya ang jacket niya sa ulo niya at ayun na, nag-orasyon na siya sa ano ko. Hindi ko rin mapigilan pero napapahiyaw ako sa sarap ng pag-oorasyon niya. Napapaungol ako ng ooh! Hanggang sa hindi nagtagal, sumabog na ang ano kong inarosyonan niya. At sinalo ni Krista ng buo ang mga katas ng maikli naming nakalipas sa loob ng aircon na bus. Agad akong nag-zipper pagkatapos at siya naman tumayo at lumakad papuntang harap. Mukhang walang ibang nakakita sa amin. Wew! Tapos bigla siyang bumaba sa sumunod na waiting shed. Susundan ko pa sana siya kaso huli na nang maisip ko. Lumampas na pala ako. Ang layo na nang narating ko. Hanggang Fairview lang dapat ang biyahe ko. Pero nakalampas na ako ng Lagro. Umabot pa ako sa Tungko. Kaya para ako bigla. Tapos bumaba. Sus, pinroblema ko patuloy ang pag-uwi ko. Kaya ang ginawa ko, sumakay na lang ako ng taxi pag-uwi ko. DJ Rocky, ito lang masasabi ko. Hindi pa rin ako makaget over sa nangyari. Lalo na noong nakatanggap ako ng message galing kay Krista at ang sabi niya sa akin, "Nice, Doc. Next time ulit, just PM me." Holy moly shakes! Mukhang may mapapasubo ulit sa susunod. Sa ngayon, nagkakausap naman kami ni Krista sa Messenger. Pero hindi pa kami ulit nagkikita. Hayaan mo, kapag may nangyari uli sa amin, magsesend ako ng part 2. Malay mo, maybe this time, love won't end. Mabuhay tayong mga ma-el. As in, ma-el na lumalampas ng biyahe. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Makoy. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagnard Secret Fun.